Ito yung neon gold. Yung maliliit. Oh, masaya. Yung ito dalawa. Yung dalawa, yan yung female. Ito yung matalo. Malaki. Oh, tapos itong may mga kulay na bundok siya. Ayan po yung male. So, dalawang pair na mas maliit yung male. Yes, sir. Tapos mas maliit yung male. So, yan. Mga pure breed mo talaga yan. Yung mga string mo yan talaga. So, ito mga pang halaman na. Yes, sir. Ito, sir. Ngayon, sir. Tutulog na ito, sir. Ito, sir. May tumubo na. So, pag once na nakitaan nyo na siya ng pagtubo, sir, sa iba, papatuloy na ho pagkat siya. Tapos, tatanong ko rin. Tulad nito, sir. Ano yun? Ito. Yung ganyan? Oh, sir. Tulad nito. May tumubo na rito, sir. Para makapagalit yung tubo na yun. Tapos, yun, sir. Tapos, yun. Nakatlo na siya. Hindi na siya. Gusto siya. Sir, real ho to, itong moss. Yung moss, oh, oh, pero sir. Yung pinagkabitan. Pero ito, pinagkabitan niya, ano yan, customized na ano yan. So, nilagyan lang siya ng foam para makakapit. Tapos ito yung mga bato. Yan, mga real ho yung mga bato na yan. Ito sir, yung silica, iba ho ito sa sand na talagang ginagamit nila. Kasi yung iba kasi aqua soil ang ginagamit. So, kung nagumamit ka kasi ng aqua soil, madumi. Unlike sa ganitong silica, halaman na yun, yung maghahon yun. Ayan, sir. Pupwede na yan, sir. Pag nakitaan niyo na rin siya ng pag-usbo, ganun din na ito. Patuloy naman siya. Ngayon, sir, kapag talagang pa magtarong doon, ganito, sir. Maglilinis ka. Kung halimbawa lumabo na itong salamin, nilinis mo siyang ganyan, tapos mag-iwan ka ng ganitong tubig o kitihan ka dito. Mm. Tapos dadagdagan mo siya dahan-dahan. Mm. Huwag lang bibiglain. Kasi every ano ba yung palit ng tubig? Depende sa'yo, sir. Kapag halimbawa nadulunghan ka na, pwede mo siyang palitan. Pagka halimbawa... Ah, so hindi monthly? Ganun. Ay, hindi yun naman. Wala naman. Yeah, pero ikaw usually? Ako, sir, kasi nasa loob ko nilagay ito. So, hindi ko talaga nagpapalit ng tubig. Ah, talaga? Oo, hinahayaan mo lang talaga yung ganyan. Mm-hmm. Kasi may ilaw yan, sir. Oo, so kasama yun. Oo. Ngayon, yung ilaw na yun, sir, talagang ganyan ano yung ilaw yun, pero yung T5, yun yung nagpapaganda sa tubo ng halaman, tsaka sa kondisyon ng isda. Yung ilaw, LED ba yun? Or LED yun, sir. LED yun. Oo, maano na yun, matipid, mamapisig. Sige, set up muna. Sige, sir, set up muna, sir. Set up. Abot na tayo ng ulan eh. Dahan. Ito, may mga natanggal. Natanggal sa lupa. Pagka, o, sa ano? Pagkapanin. Ngayon, sir, may mga tubo na siya, sir. So, gagawin natin dito. Hanapin natin yung mga partner niya. So, ito, wala nito. Tapunin natin yan. Ito, cuts na rin ito eh. So, ayun kasi. Ito, cuts na rin ito. Tapos tatanin mo lang. O sir, ganitong
tusok mo lang sir, pwede yan. Hawakan mo lang yung dulo. Tapos, ibaon mo lang yun. Ibaon mo lang. Tusok mo. So, yung halaman niya, pareho lang sa ilalim. Oo sir, parehas lang sila sir. Yung isda, pareho lang din. Pareho lang yung isda sir. Pero ang kaibahan kasi sir, meron siyang... Yung pagkaniyon kasi nito, iba sa pagkaniyon na ito. Pero ito, tatlo lang? Tatlo yun, sir. Trio. Ang partneran talaga kasi niyan, sir. Trio. Ah, ba't ito apat? Oo. Dalawang babae, isang lalaki tapos dapat. Kasi ito, sir, meron akong nakuha kasi na lumabas sa anak nila na talagang napakaganda nung niyon. Ito yun, sir. Ito yung tinatawag kong red firetail na niyon. So, ito. Sa baba. Tignan mo yung guntot niya, sir. Ano pangalan ng isang yan? Neon. Neon gold, gapi. Neon gold, gapi. Tama, gapi yan. Gapi yan, sir, gapi. Okay. Ayan. Ito, babaon na natin ito. Marami ng mga cuts to, sir, pero... So, ito hanggang dito lang din tubig? Yes, sir. Ganyan lang ang ano mo ng tubig. Ngayon sir, baka magtakasel kasi may mga hipon dito sa loob to ha. Asan ang hipon? Ngayon sir, kakakita kasi mo sir. Okay. May saksakan ka ba ron sir? Yung hipon pagkain or what? Hindi sir, alaga rin ho yan dyan sir. Sige, gabit mo muna, sasaksak ko. Sige, mahaba sir. Ba yung saksakan? Yung extension mo sir, kasi ito, ito yung sa ilaw. Okay. So, kukunik tayo ng ilaw rito. Asan niya yung mga salamin lands? So, puro extension. Ilan ang saksakan ang kailangan natin? Bali, dalawa lang, sir. Yung dalawang outlet lang. Isa sa pump, isa sa ilaw? Yes, sir. Yung ilaw, dalawa rin? Magkakabit din? Yes, sir. So, okay. Wala kang po problema dito sa ilaw natin, sir. Hindi ho malakas sa kuryente ito. Ay, hindi ho ito, sir. Ganyan lang ho yun, sir. Ito, I think 6 watts lang ata ito. So, ganyan. Ay, ganyan siya. Yan, pag nagpapakain ka, sir, labas mo lang ito. So, yung ilaw dyan, sa taas, yung ilaw dyan? Asan yung ilaw, yung isang ilaw lens, yung kulay brown lens. Isa pang ganito yung mahaba lens. Ah, dalawa yun. So, para walang sukat. Mas malaki ng konti yung isa, sir. Ah, okay. I think, nasa 10 ata. 8 watts. Kaso magkakonect ka. So, para isang saksakan, ano lang. Ayan. Tingin. Mga kasama mo, mga kalaro. Kalaro nung anak ko yan, sir. Ganyan yan, sir, ha? Ngayon, pwede ba tayo saksakan ilaw, sir, para makita niyo po yung nipon? Sige. Hindi, yung pump. Kano kahaba ang saksakan ba? May chilang? Kailangan extension talaga? Sige, i-set ko muna kasi binibidyo ko eh. Para matandaan ko. Ganito lang naman yun sir, yung i-set up mo. Ito yung pump. Ito yung ilaw ha, yung... Ilaw tsaka saksakan, yes, dyan. Saksakan ng ilaw tsaka ng sige, pump. Dito mo yun lang ilagay. Para... Giting ko na rito sir, no? Oo. Doon ko yan, lalabas sa bintana. Ito. Okay. Pwede rin naman yung pagbalik ka rin nito para mas lumapit. Ito, lalagay mo. Ayun. Ito, pwede rin para hindi naka sa labit. Oo, pwede rin. Ito, mas maganda. Pwede rin natin ipagpalitin. Dito siya. Oo, yan. Pag ganun nila. Tapos ito pa sa kabila. Para hindi ano, makakasabit-labit to. Kasi yung wire. Babalik tara muna naman. Balik tara na din para. Ayan, para sa tago yung wire. And then okay. Kasama talaga to or kinustomize mo siya? Kasi parang ano to eh. Kinustomize ko yan sir. Parang sensor. Oo nga, sa bubong. Kinustomize ko yan sir kasi karamihan ng gumagamit ng ilaw ko sa sir. Yung LED lang strip. Ang pangit lang sir kasi yung isda nabubulag. At talaga? Oo. Unlike dito kasi ito daylight. So yung kulay ng ilaw niya talagang ano lang ng isda, kayang i-absorb ng isda.
So yung pump nakalubog lang. Lubog lang to sir. Ayan. Magbababol so yan naman. Ididikit ba natin? Glass? Okay. Ayan. So yan. Okay. Ngayon yung isa. So, ganun din to. Kasi na kapatid. So ngayon pang dikit na ito, nawala. Anyway, pwede namang i-lug-lug to sir. Ay, may pandikit dapat yan? Oo, meron daw ako ba sir, nawala. Eh, nakuha mo na saan. Pinanggal eh. Pero, magbababalos din yan sir. Babaw natin siya. Yeah. Okay na ganyan karami yung tubig? Okay na yan sir. Dagdagan nyo na lang po siya bukas. Oh, anong pakain mo? Flakes lang sir, flakes. Anong flakes? Bili ka lang sa ano ng flakes, sabihin mo lang flakes. Nang para sa isda? Oo, flakes na para sa isda. Kanin ganun? Mura lang yun sir, may nabibiling 10 piso nun. Pero ang usual yung pakain, gano'ng kadalas? Twice a day. So morning and evening ganun? Yes sir, yes sir. So wala yung pandikit. Baka nga... Doble pa. Ito na lang siguro tanggalin natin. Kasi ito mas may ibabaon. Baka naman nahalo lang. Pandikit dito. Tignan mo nga doon lang. Kung Rio, kung nandun ron. Pandikit? Ganito Rio. Tignan mo kung nandun ha. Maganda nga siya nandito siya para abot siya hanggang dun sa ano. So ano sinasabi nilang parang filter? Wala na yun? Wala po yun. Yung filter sir, ginagamit yun sa malalaking aquarium. Pag mga ano klaseng isda? Yes. Yung mga ganito din sir, pero mas malaking aquarium siya. Ayan! Ayun siya nakita. Laglag dun. Laglag. Ayun naman pala eh. Kanina ko lang alam. Yung overhead filter na tinatawag sir, yung 15 gallons ko meron yun. Tsaka ang isda nun sir, ganito din pero iba ang variety nun. Guppy rin? Guppy rin siya sir pero napakataas na demand talaga ng guppy. Naparami ko yun sir. Ngayon yung huling pair na iniwang ko, nagbuga pa ng huli. Kaya sabi ko, ikaw hindi mo na i-out dahil may mga fingerling ito eh. May mga fry pa. Pwede ko pala siya i-settle na lang. Buti yung halaman mo, totoo. Alin, sir? Yung mga halaman, totoo. Totoo yan, sir, totoo. Tunay na halaman yan. Hindi kinakain ng halaman ng isda? Hindi, sir, hindi. Ito, sir, ginagawa lang taguan to, sir, ng mga maliliit. Mamaya, sir, makikita mo dyan, may mga anak na rin to, eh. Pero wala siya. So, white lang siya, hindi siya colored. Oo, huwag mong lalagyan ng kulay, sir, pag palitan ng ilaw na kulay. Kasi, masisira yung mata ng isda. Talaga? Oo, pag nasira ang mata ng isda, sir, wala na. Magiging chops yung ano niya. Yung iba kasi talaga nilalagyan ng kulay, no? Ang usual na nilalagyan ng ilaw, sir, yung mga Oscar. Ito, basag? Hindi, sir. Ano, buhok lang ata. Buhok nga sa likod. Tubig. Ang tubig na. Parang itala ko basag. Eh, may buhok po. Buhok niyo. Ayan, sir. So, eto sir, kasama to doon itong maliit na to. May maliit. Ano yung anak? Anak niyan sir, nung guppy na naiwan sa akin ngayon. Ayun, yung mga snail siya. Ngayon, ayun yung hipon sir, oh. Ito yung hipon. Marami yan dyan sir sa loob. Ito pa sir, oh. Ito pa sir. Hipon yung snail? Hipon yun sir, hipon. Ito sila. Ito snail to. Yung isa na yun, hipon yun. Yung nasa likod sir. Okay. Ito yung mga anak sir. Yung mga fingerling na siya. Yan yung mga fry niya. Mga anak nila? Oh yes sir. Okay. Ito yung sinasabi mong isang ngayon din. So eventually lalaki yung mga yan? Lalaki yan sir. Ganito din ang kalalabasan yan sir. Ito hipon sir. Mga anak niya pa. Bakit yung mas malaki sa taas, mas maliit sa baba? Wala sir, kasi hindi magkaparehas ng pantay ng laki.
Kaya nilagay ko na lang yung malaki sa taas para mas kita siya. Mas ma-appreciate kasi yung mas malaki mo sinabi mo, 15 gallon mo. Yes, sir. Mas, kasi laki nito? Ganito, sir. Ganito. Ito mismo yun. Ah, yun mismo. Yes, sir. Kasi siya nakalagay sa iba rin. May sarili, na siyang stand. Ginawan ko ng bagong stand yun, sir, pero hindi pa napipinturahan kasi. Welding ko lang. Ito na, pininturahan mo rin. Okay. Kung inaabot mo sa amin talagang malalaking arowana ko rin nun, sir. Grabe. Sa bahay namin, sir, 12 pirasong aquarium na tigwa 150. Ba't ano ba bahay mo parang... Ano ba bahay mo parang... Ganito din, sir. Hindi, I mean... sabi mo kanina, walang turista? Ang trabaho ko kasi talaga, sir. Tourist kami. Tourist driver ako. Ah, nag-drive sa mga tourist. Tapos meron kaming dalagang amo na nasa casino. Okay. Nagka-pandemic, lahat ng mga junket owner sa casino, nagsipagbalikan sa Korea. So siya talaga, ganun kaingay talaga yan? Ito yun, sir, yung motor. Oo nga, ganun kaingay talaga siya. Ngayon, pag marami ng tubig yan, sir, maliles na yung ingay niya. So, lagyan natin ng tubig. Sabi mo, daan-daan. Oh, sige, sir. May hose ka ba, sir? Oo. Oh. Yan, sir. So, tingnan mo yung buga kung paano yung daan-daan. So, na-adjust mo na. Dito. Ipikot mo to. Ito yung ipikot niya. Yan, hindi ganyan lang, sir, pero hindi na ano lang pa. Ano kasi yan eh, by pressure eh, umihina rin yung paghabang... Yan. Oh. Ito na. Okay lang magbasa, sir? Ha? Okay lang magbasa? Oo, okay lang. Yeah, sir. Ituyuri tapos, sir, huwag mo siyang i-direct ang patamain dun sa ano, sir? Sa... Ay, wala yata, sir. Hindi, napulupot eh. Napulupot. Hindi, pinatay ko yata ron. Ay, napatay ba? Sandali, sir, ha? Yeah. Okay, so, huwag mo siyang direktang patatamain dyan sa mga tubig. Sa baba, dito mo siya pabunggain sa... Gilid na lang. Para hindi magkaroon ng masyadong malakas na pressure. Para yung isda magulabog. So, ganyan lang dapat. Para palang rabbit, na-stress din. Oo, sir. Na-stress talaga to, sir. Ang kaibahan nito, itong mga isda to, pagka na-stress, wala na. Pondo na sila sa ulalim. And... Ah, nagtatago? Oo, pupundo lang siya dyan. Eh, di ba parang sa dagat, maano rin ang alon? Ang ano na ito, ito yung pinakamaraming hipon. So, okay lang na nawasa, hindi na kailangan, dahil di ba chlorine yan, hindi na kailangan. Ang ano kasi sir, pagka mag-tapalit ka talaga ng tubig, mag-iiwan ka ng ano, para yun ang papatay dun sa chlorine. Oo. So, pero ang dating tubig niya, ano pa rin yun dati, di ba? Nawasa rin. Nawasa pa rin yun, sir. Ngayon, kung gusto mo talagang linisin itong buong aquarium, tanggalin yung isla. Mm-hmm. Tapos magkondo ka ng tubig. Pero ito, hindi mo na kailangan tanggalin. Hindi. Baga nakatanim na yun dyan. Oo, pwede naman yan, sir, kung gusto mong baguhin yung setup ng mga halaman, tanggalin mo siya. Tanim ulit. Tapos pwede ko rin lagyan ng mga decoration, di ba? Yung mga castle, gano'n. Pwede sir. Pwede or... may patong doon sa bato, tanggalin mo yung bato. Yan. Oo. Ano ba bato yan? Volcanic rock ba yan? O hindi? Hindi naman sir, ordinary yung bato yan. Batong buhay lang yan na ano. Kaya ko, bato na yung sa... volcanic rock. Cemento. Hindi sir. So, tama na yan, di ba? Tapos, yeah. Siya naman. Yup, yeah. Okay. Yup, bubalabog na. So, makikita mo yung pressure, yung lakas ng pressure ko, sir. Ayan, bubulabog yun. Pero, masyado malakas ata. Tubig. Yes, sir. Yan, okay yan, sir. Yan. Okay lang, sir. Mas pababang gayo mo lang sa salamin. Okay na yan. Matagal naman matung... Tunghos kasi nito, ano eh. Kunti pa, sir. Hindi, matagal tigil niyan eh. Okay. Ninuubos niya yung ipon. Okay ba? Kulang pa? Kulang pa, sir. Kunti pa, sir.
lubog natin yung moss. Ah, okay. Para buhay yung moss. Kailangan nakalubog. Okay, sir. Okay na yan, sir. Abot na ng ilaw yan. Ang hinatalak niyan eh. Ayan. Ah, maliliit. Oo, oh, maliliit na yan, sir. Okay. Magugulat ka na dyan, sir. Katagalan, magkakaroon ng mga kulay yan. Mm-hmm. Ano, baka inuulat siya ng pagkain. Magugulat siya ganun papansinin. So, flakes lang tawag sa mga pet shop lang? Yes, sir. Flakes lang, bili ka lang. Flakes na panggapi. Hindi flakes na pang yung cookies. Cookies. Biscuits. Ngayon, pagka gusto mong mabilis lumaki itong mga maliliit na yan, sir, alam niyo po yung egg yolk? Oh. Yung doon sa hard-boiled egg? Oo. Oh. Papatang mo siya lang yan. Egg yolk na luto? Yes, sir. Yung white o yung red? Ah, yung yellow. Yung yolk mismo, yes sir. Para, kinakain nila yun? Kakainin ng mga maliliit yan sir. Pag kinain ng maliliit yan, mas mabilis lumaki yan sir. Eh, yung malalaki, hindi. Kakain din naman yan. Ano yung mga yun, snail? Snail yan sir. Okay lang yan dyan, di ba? Okay. Parang harmful yan. Hindi sir. Mas maganda yung snail na yan sir. Para saan yung snail? Ang gamit ng snail sir, sila yung naglilinis ng aquarium eh. Okay. Tinatanggal nila yung may mga katulad yan, yung may mga green ganyan. Mm. Hindi siya makakaarang nadagaan. Yun ang pagkain nila? Yes, sir. Okay. Meron nga mas malalaki pa niyan, sir. Yung, ay, sir, buntis niya, sir. Nag-egg. Naglilay na ng egg, sir. Yung hipon. Ah, hipon yun. Oh, yan, ayan, sir. Paano nalaman naglilay na? Naglilay na siya ng egg, sir. Okay. Ibig sabihin, magpaparami na yan. May itlog na yun. Ah, may batbit siya? Ah, hindi, sir. Tingnan mo rito sa gilid, sir. Siyo sa gilid. Okay. Gilid na yan, sir. Dami pa ng snail, no? Talagang nilagay mo yan o talagang tumusat, tumubo sila doon? Nilagay ko, nilagyan ko yan, sir. I think mga 10 pieces lang ata. Dumami rin sila? Tapos dumami siya. Ngayon, pinaglilipat-lipat ko doon sa mga aquarium. Pero okay na marami sila? Or okay what? Na yan, sir. Marami sila. Mas maganda nga yan, sir. Marami sila. So, ngayon, itong mga island to, pwede ko pang haluan ng iba? Basta, ang problema kasi nito sir, pag hinaluan mo siya ng iba, depende naman sa'yo kung halimbawa magpapalaki ka ng mga ganito, tapos ibebenta mo rin siya. Kasi ang demand na itong mga to talaga sir, 450 ang trio. Mm-hmm. So, dala mo ba isang lalaki, pag ganito ha, 350 to 450 ho yan. Mm-hmm. Depende sa klase. Pero ito, itong mga klase mo to, 450 ho. Makikita mo yung neon gold na totoo, kasi yun sir, yung buntot niya, ilaw talaga. Tapos nakakaroon ng blue. Bakit trio? Bakit hindi pair? Pwede namang pair, sir. Ang problema kasi sa pair, matagal. Matagal okay. Siya dumami. Palang dalawa babae sa lalaki. Yes, sir. Kasi yung lalaki, agresibo talaga yun, sir. Gusto niya yung lalaki siya may kinatana. Ang isda, sir, hindi ho nagbibreed yan. Ang ginagawa ng isda, sir, yung sperm ng lalaki, ibubuga niya sa tubig, sasaluin niyo ng babae. Hindi ho nagmimate yan, sir. Pag sinaloon niya yun, pag nakita niyang bubuntis niya yung babae, dudunggulin niya ng dudunggulin niya hanggang sa lumabas yung mga bata. Ganun ang class niya itong mga isda na ito. Ang gapis. Yes, sir. Ang gagawa nung isda. Daming hipon yan, sir. Ang hipon, sir, ha? Pag halimbawa, sir, may mga kaibigan ka na nano sa aquarium. Pag binenta mo yung hipon na yan, sir, huwag mo itibibenta yung breeder. Ang ibig sabihin ng breeder, sir, yung mga nabubuntis niya. Na hipon. Oo, ito. Kung makikita mo kasi. Ayun. Ayan. Ayan doon. Ayan. Yung mga breeders, sir, huwag mong ibenta. Kasi okay. Yan yung mabilis mong parami. Mm-hmm. Ang ibenta mo lang dyan, sir, yung mga ganito lang. Ayan. Paano ko malalaman kung ano dyan? ito, sir. Makikita mo ito, ayan. Okay. Basta yung breeder, makikita mo yung breeder kasi dilaw na siya, sir. Pongkan na yung kulay niya. Ibenta. Mm-hmm. Ganito. Ang bentahan yan, sir, talaga sa pet shop. 40 to 50 pesos ang isa. Mm-hmm. Yung pag may mga kaibigan ka na ano din sa aquarium, pwede mo ibenta kahit 30 pesos ang isa. Ganyan kaliit na yan? Ganyan kaliit, sir. Sa pet shop, sir, pag nagtanong ngayon, 50. 50 pesos isa. Yes, sir. Grabe ah. Tapos yung may kulay blue, tapos yung red hot talaga na, no? Yung red hot fire na kulay, yun ang mas mahal, 100 ang isa. So ang pwede ko lang ihalo dito, guppy rin? Guppy din, sir. Pero kung maghalo ka ng guppy, sir, make sure nang ihahalo mong guppy, lalaki lang. So, alisin mo na lang yung babae, lipat mo dito, maghalo ka ng lalaking guppy, lalaki sa lalaki.
Huwag mong ihahalo yung babae. Kasi pag hinaluan mo siya ng ibang variety ng gapi, ang mangyayari, sir, magiging kal yung anak. Anong kal? Chops. Ibig sabihin, sir, hindi na siya purebred. Ah, okay. Ngayon, pag nagkaroon ng hindi... pag hindi nagkaroon ng purebred, sir, ang mangyayari, hindi na purebred lahat yung mag-ano. Kasi yung lalaki at siya babae, mag-mate na mag-mate yun. Ano siya na mag-bubuga siya na mag-bubuga ng ano ng lalaki. So, hindi na puro. Okay. Okay. Ngayon, pwede mo rin tanggalin lahat ng ano. Yung mga baby rito, eh, balik. Ilagay mo rito. Lahat sila nandyan. Sagarahalan ko na lang. Basta sir, ganun lang sir. Putol lang ano. Pag halimbawa may tumutubo na putol, tanim, putol. So, clear lang talaga siya. Natural lang yung color. Yes, sir. Green, no? So, yung mga laman na yan, lahat yan, puro, ano yan, natural yan. Yes, sir. Puro natural ho yan. Puro aqua plants ho yan. Na binili mo rin or kinuha mo lang? Nagpatubo na yan, sir. Nag-start ako yan, sir. Dalawang piraso lang na ganun. Tapos, nung nag-sibol, pinutol ko, tinusok ko. After a week, may sumibol ulit, pinutol ko ulit siya, tinusok ko ulit. Hanggang sa dumami niya, sa dumami. Kaya na-i-plants ko dun sa lahat. Yung pump na yan sa LED, okay lang yan na 24 hours? Yes, sir. Walang problema yan. Walang bata yan. Hindi siya mag-overheat or something? Hindi, sir. Ito, makikita mo naman yung mga, sir. Hindi mo siya nag-overheat talaga. Kasi ang tinatakbo ng motor niya, sir, itong dalawang to, yan lang yung pumapalo-palo. Kaya nagkakaroon siya ng hangin. So, walang overheat mo yan. Ang ilaw natin, LED, walang overheat din mo yan. So, okay lang yung magdama. Okay. Para pa lang yung LED na halaman ko.